Good afternoon po mga kachongaren. Kumusta po kayong lahat? I hope everyone is okay. Everybody is okay. So, time check tayo. Alas 4:06. At maaga tayong umuwi ngayon mga kachongaren. At magluluto tayo ng kinamatisang sea bream. Wow. Sea bream eh isa sa mga pricing isda. Ibig sabihin na medyo mahal na isda. At masarap naman. Malaman. Kaya yun ang naisip ko to ngayon ng mga kachongaran. Kinamatisang sea bream. Lagyan natin ng konting sinigang mix para medyo maasim. Naglalaway na ako sa ano. Pero more on veg. Hindi pecha yung gagamitin natin. Gagamit tayo ng bok choy. Yan. Tapos maraming kamatis. Yun. So parang gusto mo na silang prituhin bago sabawan. Para hindi naman magmukhang buhay o sariwa yung isda na pagkakainin na. But let's see. Tignan natin kung ano ang hindi tayo nagmamadali. Pwedeng hindi na prituhin kahit sandali lang. Otherwise prituhin natin sila na konti. Alright mga kachokaran, see you at the kitchen. Ayan. So andito na tayo mga kachokaran. Bili lang tayo ng kamatis doon sa may maliit na grocery. Lakad na lang tayo. Pero muna masala po po nito ka. Sisimula na uminit mga kachokaran. So lakad na tayong konti. Ayun, bumili tayong kamatis sibuyas. Kailangan natin panangkap sa ating lulutuing kinamatisang sea bream. Alright, samahan niyo po ako sa kitchen mga kachokaran. Ayun ang bahay sa labas. Ayan. Nandito na nga po tayo mga kachokaran. Let's start cooking. Nandito ang ating sea bream na dinipros ko na kanina. Malalaking isda ito, mabigat. Asinan po natin sila. So slightly iprituhin natin sila para hindi magmukhang sariwa.
So, hindi na natin sila ipiprito mga chokalan. Para hindi na rin matagal ang ating pagluluto at bibilisan pa natin lalo kasi yung sabaw na ilalagay natin, pakukulin na natin sa takore para mas mabilis tayo. Para baka sakali, kung kakain pa si Mrs., sabay pa kami makakain. Right? Let's start! Ilagay tayong tubig mga chokalan. Tugasan natin ating mga kamatis. Tapang ng sibuyas. Pag sibuyas. Para iyak. Okay. Sibuya naman. Okay. Kompleto na ang ating panimpla mga kacholan. Kamatis, luya, bawang, and sibuyas. Right? Let's start. Okay, let's put some oil. Init na siya. Konti lang. Yun. Pero igisa lang natin yung bawang at sibuyas. Mga katsura. Saka yung luya pala. Luya muna. Next, bawang, mga kacol, bawang. Sibuyas, mga kacol, sibuyas. Huli na natin ilagay yung ating kamatis mga kasuwaran dito sa tininta natin ngayon. Medyo i-fry muna natin ng bagya yung ating mga fish. Alright, isa-isa natin ilagay. Thank you.
side. Dito na natin sila pituin ng konti. Yun. Skinless. Napaka-sensitive kasi nagistar ito mga kato. Ano? Yun. Natin sa dito. Halos malutulo-tulo siya. So, sasaktuhin lang natin siya mag, medyo mag-brown ng konti. Para hindi siya mukhang sariwa pagka nasa sabaw na. Right. So, ang sarap to. And sure. So, ngayon, hindi na tayo mag-iintay ng matagal. Dahil tinakulo na natin ang ating tubig. May tubig. So, one more time, para mas mainit, lagay na natin yung sabon natin. Bago natin sila pinakulo. So, lagay natin ng paminta, mga kasoka. Okay. Lagyan natin ang tasty seafood flavored soy sauce. Mga kachoka lang, lagyan natin. Unti lang para may kulay. Right. And next, lagyan na natin yung ating ulit tubig. Ayan. Para hindi na tayo maghintay ng matagal. You know, mabilis ang proseso ng pagluluto natin. Kumukulo ka agad, diba? Yan, para mabilis ang ating trabaho. Yan natin ang bechin. At isunod natin ang ating kamatis. Para siya ay nadudurog na. Right? Tapos po natin, pagka medyo lumambot na yung kamatis, ilagay natin yung ating bok choy. So, for the meantime, balawan natin siya. So, this is our fresh bok choy. That's all around. Right. Yeah, no? So, tigasan natin. Put some salt. Alright, lagyan na po natin ang ating bok choy. Choy leaves. Let's close it.
tikman po natin mga chora. Wow! Sarap! So, okay na to mga kachoran. Luto na ang ating ulam for tonight. Right, luto na ang ating ulam for tonight mga kachoran. Sea bream in tomatoes. Wow! With bok choy. Sarap! So, time to taste. Right, tikman po natin mga kachokaran. Malaman ang isda. Ibang klase ang isdang to mga kachokaran, kaya medyo pricey siya ng konti. Medyo mahal siya sa mga regular na isda, katulad ng bangus, tilapia, galunggong, ganun. So, sarap. The best. Ayan mga chora, no? Sarap. Sarap na sabaw. Soy sauce, may sili. Sarap. Naubos mga kachokara, no?
Bus. Shout out nga pala kay Shout out nga pala kay Mot Rider ng Dubai. Saka kay Kate Dizon, na lagi nanonood sa akin. Shout out nga pala kay Mot Rider ng Dubai. Saka kay Kate Dizon, na lagi nanonood sa akin mga vlog. Thank you so much kay Tita M, shout out. Saka sa aking nanay na laging nanonood sa aking mga vlog. Shout out sa inyo lahat. Take care always. God bless. Bye-bye.